So, ang ganap natin today sa video ay dumating siya yung delivery ng mga foods. Kasi yung mga previous video ko, I talk about na hindi ako nag-grocery. Gumagawa na ako ng grocery list tapos pinapadala ko sa kapatid na amo ko. So, less hassle, di ba? So, ayan na nga siya lang. At nalalapit na kasi din yung Chinese New Year kasi kaya naman na parami yung order namin today sa video. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order namin. So, syempre, gagamitin namin yan this few weeks kasi yung Chinese New Year ngayon ay February 10. Kaya, oh my God, nagigigil ako. Nagigigil ako kasi I'm always free. So, tara! Simulan na natin mag-link. Kasi marami ang nilipitin natin to this video. Ganito talaga every time pag dumadating yung mga grocery. Hindi nagbago kahit hindi na masyadong mahigpit at hindi na pandemic. Ang uunahin ko iligpit yung mga frozen food like chicken, meat, fries, dumplings, etc. So the rest, ililigpit ko na yung mga dapat ko iligpit, yung mga tissue. So, ganyan lang talaga. Nagsimula kami nagpapa-deliver nung pandemic. Yung kasagsagan ng COVID. So, bawal lumabas. I mean, hindi naman bawal. Lalabas ka lang pag necessary at importante. Like, pupunta ka sa hospital. So, balik na tayo dito. Ayan, yung nabili ng amo ko na dark sauce naging light sauce. So, kailangan ko pa ilista yung mga hindi nabili. Kasi next grocery namin ay ngayong February 6. At syempre, bumili din ng amo ko. Nag-order siya ng mga drinks. Sa totoo lang, hindi naman ako mahilig niya. Sprite, Coke, at iba pang drinks. Bago yan maubos, abutin muna ng ilang buwan yan. Nagpabili na rin ako ng 10 kilos na bigas. Nagayon namin na container ng bigas, kailangan kasi yung puno, yung mga old meme nila. Kasi hindi lang naman sa Pilipinas sabi mga kasabihan, pati dito kahit sila ay Chinese. So fast forward na tayo at dito naman ay nilalagay ko yung mga condiments at mga canned goods. So dito naman sa drawer ay yung mga junk foods. Kailangan kasi organize para hindi mukhang makalat. Para matandaan ko pag hinanap. So ganito lang kasimple ang routine ko every time may grocery kami na dumadating. Pero sa totoo lang, ako yung nagde-decide kung kailan kami mag-grocery o kailan ko ibibigay yung grocery list. So dito naman tayo sa kabilang drawer. Mga lagayan ito na ginagamit sa banyo. Like shampoo, conditioner, panlinis ng banyo, at mga pabango sa loob ng bahay. Dito ko talaga yan nilalagay. Separate yan siya dahil ang drawer na yan ay nasa living area. Sa kusina ay puro food lang. So habang nililista kami, tinanong ako na amo ko kung anong gusto kong shampoo. Kasi madalas na nililista namin ay Pantene kasi yun ang favorite ng amo ko. Ako naman kahit ano, pwede sa akin. Hindi ako ma-arty sa mga gamit. So nagtanong naman siya, sabi ko Head and Shoulder para fresh, refreshing. So ayun na nga, katapos ko na lahat maglingpit ay magwawalis na tayo at maglingpit tayo ng mga plastic. Kita nyo, ganyan lang talaga ako maglingpit ng mga plastic. So the whole day, wala naman ako masyadong ginawa kundi maglingpit ng mga in order na food. So mga 6 o'clock or 7 na ata ako, naligo na ako. Kaya yan na, refresh na ulit at matutulog. Ganyan lang ang buhay ko bilang isang OFW dito sa Singapore. Madali lang ang buhay ko. Sabi nga, hayahayang buhay. So ngayon ay magtitimpla ako ng gatas. Wow. Kasi nakalimutan ko magpabili sa amo ko ng fresh milk. Kaya milk powder na lang muna. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa gatas. Pero nung nandito na ako, ay iniinom ko na kasi wala namang ibang umiinom. Nag-expired lang, kaya naitatapon. So no choice ako kundi inumin at gamitin at kainin. Tampol na lang mga prutas dito sa bahay, nabubulok na lang. So uminom na ako ng gatas at warm water lang ginamit ko. Kaya babalik na ulit ako sa aking kwarto para mag-muni-muni. So hanggang dito na lang nagtatapos ang aking munting video and have a good day and good night. Of course, bago tayo humiga, matulog, magsi-cellphone muna ako. So yung phone ko is a blue light para hindi masakit sa mata. Kaya bye, have a good night and please like and subscribe for my YouTube channel and click the hit the bell button. So thank you so much and have a good day and bye. Anyway, it's already 10:40 na siguro yan. Bye!